recording. Oh, yan. Kasaulo, kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? So ayan, nakakantok yung panahon. Nakatulog na pala ako sa biyahe namin ng aking asawa po. Nandito na po pala tayo sa intersection ng Santa Rita, Guagua, Betis, pa yun po. Pa San Fernando pa, Bataan pa. Pa San Fernando pa, Bataan. Basta yun po. Nasa intersection tayo ng Santa Rita. Kasi asawa, pogi, nakapush back. So ayan po, malapit na tayo sa pupuntahan natin. Kakain tayo ng makakain natin po Kanto fried chicken. May KFC po. So ayun po. Ito na tayo, malapit na lang. Mga 200 meters, 300. Ngayon, nabutan pa tayo ng stoplight. Oo, nabutan tayo ng stoplight. So ayun po, update ko na lang kayo pag nandun na tayo sa ano. Sa KFC, naantok ako. Saan? Ayan oh. Tapos papalit na lamang soup dahil kaya, side na. Saan ako rin? Ayan, bucket meal. Bucket meal, itang ipi. Ayun po, welcome to Jollibee. Ay. Good morning po. Ayan pala, oh. Itang order, please. Tayo na po natin yung order natin. Hi, Jollibee! Lagi kang nagpapakita sa akin. Thank you, ma'am. God bless po. Yan, game. Dan sigaw ko play. Oh. Dinan sigaw. Sa mga kali. Kali ba? Ito mo. Kali. Oh, thumbnail. Ah, thumbnail pala. Nakalimutan ko fries pala dapat. Ano ba nun? Isang rice lang yung sa akin tapos ito. Siyempre, mag-rice tayo. Madaming gravy. Init pa nito, our favorite, mushroom soup. Tapos, ito dito lang. Tissue, of course. Very good sila, nagbibayos na ng spoon and fork. Yung iba hindi, nakakalimutan nila. Party! Meron pala yung drinks dito. Tatlong medium. Ano, itumpak mo sa ibabaw. Dapat dito na lang to para makita. Ay, dyan ba? Tapos ito dito. Ito pa. Ang thumbnail lang po. Bago tayo mga saan ba yung may ulo na may katawan? Ulo na may katawan. Mayroon katawa na. Mayroon katawa niya. Seriously? Thumbnail lang muna tayo, siyempre. Okay. Kain na. Gutom na as. Thank you po, Lord. Lagi niyo po kami binibigyan ng good timing, good place, good people. Hindi po. Dito na lang pakain. Nakalimang kumaw ng ano. Yung ano? Tinggan mo, no? Hinahabol ko talaga na init. Yung ano po, yung... Ayun pa nga, oh. Soup. Oh. Tinatanong ni Sao kanina kung order ba daw ako ng soup. Eh, yun nga yung soup yung masarap sa ano. Di ba?
Ay, meron pa pala tayong ano dito, mashed potato. Wala tayong corn kasi pinalit natin sa mashed potato. Bali, meron po tayo. Apat na mashed potato, dalawang mushroom soup. Apat ba yung mashed potato? Tatlo? Apat. Ay. Tatlo lang kasi 6 pieces lang to eh. Ay, oo. Sorry, my mistake. Na-back camera po pala tayo. Tinitignan-tignan pa po natin yan kung nakuha lang po tayo sa ano. Can't wait to try my soup. Wow. Thank you po, Lord. Kainin mo niyan yung manok ng KFC. Masarap yung sa KFC niya. Parang lumit yung mga chicken nila. Yun naman. Mm. Pati yung gravy may sinigang. Pwede natin na kami. May isa. Ay, masarap dito. Lagay mo dito. Ay, hindi. Ganito pala. Masira yung lasa niya. Mm-hmm. Parang nag-iba yung lasa ng ano? Nag-iba ba? Ay, mashed potato. Ano yung sa'yo? Ay, wings. Ay, nakalimutan ko nagsabi ng wings. Isang spicy, isang hindi. Try. Anong gaman na lang, no? Try, yung pit ba? Ito, pit. Yan. Ay, ito wings. Spicy yan? Hindi, regular. Spicy yan. Spicy? Oo. Uh-huh. Yung spicy, mas malutong. Tignan mo yung difference. Yung regular niya, yung mas darker, no? Ito yung regular. Wala siyang, ayan. Mas darker? Hindi, parang siyang plain na ano, flour. Tapos ito may ano, kulubot. Ayan. Mas crunchy siya. Yung spicy. Try mo. Malaman mo, magsasabi ako ng totoo. Ang tagal po natin hindi kumain ng ano, KFC kahit gustong-gusto po natin ng nakaraan. Di ba po nagkaano nung nakaraan yung parang lilit, parang gano'n? Simula po nun, hindi na po tayo kumain ng KFC. Ngayon na lang po ulit. Soft drinks ko kung zero. Grabe yung medium nila, no? Para ng large. Gusto pa niya yung large namin yung drinks namin. Na ano kasi sa akin, excuse me po, isa po yun sa mga ano, parang po si Lake Mike and Vegas, yung parang ganun. Diba sinasabi ko? Akala ko kasi, yung medium nila, parang yung ganun lang. Parang sa may Madonna pala, yung Matt Stone nun, yung medium niya, large na dito. Yung may challenge na quarter pounder nung gumawa natin. Mas malaki yung sa atin. Hindi, mas maliit yung sa atin kasi nga foreign size yung kanila. Yung medium nila doon, large lang dito. Kasi nagtatako ba't ang liit? Tapos may nag-comment nun, ano kasi sabi sa may comment nga. Na yung medium daw doon, large na dito sa atin. Mm. Iba talaga yung lasa ng ano, mashed potato. Nag-iba nga. Nag-iba na siya. May pasok po pala. Kaya wala yung mga bata.
Ako naman, ito yung problema ko. Pag kumakain ako, gusto ko lang may... Ganun, subukan ko po nung nakaraan. Ang sarap po pala yung umiinom ka, pero ayoko sanayan. Nung habang kumakain ka, umiinom ka, sarap po. Nasubukan ko nung nakaraan. Kaya sabi ko, ganun pala yung pagramdam mo, sabi ko, Aisal. Parang nalilinis yung dito. Ako po kasi sanay po ako na kain mo na lahat. Yung gusto ko, ayoko mabura yung lasa. Eh, mas na ano nga yung ano eh. Hindi, gusto ko nandun lang yung lasa. Ayoko yung nabubura yung lasa nung kinakain ko. Pero mas masarap pala. Tapos nasubukan ko din yung ulit yung regular na Coke. Ang sarap. Pag madala mo iniinom. Crave ako pag Coke na regular. Alam mo nung bata, ako pala ako lang yata. Nung binawalan po ako ng Coke, pero minum ako Mountain Dew. Sabi kasi, kasi alam mo yun po yung mindset na gano'n yung bawal ka ng Coke ha. Naisip ko, Coke lang po yung bawal sa akin, Mountain Dew, pwede ako, parang gano'n, bata pa kasi ako nun eh. Kaya hindi ako minum ng Coke, pero mahilig po ako sa energy drink. Eh, nung nagbubuntis nga ako kay ate, bawal daw ako sa Coke, pero nag-Sprite ako eh. Ibang kwento yun sa'yo, kasi sa'yo matigas talaga yung ulo mo eh. Tsaka usually pag yung pamilya mo umiinom ng soft drinks, automatic yung mga bata parang ganun po. Parang yung nanay ko po nun, nagsasabihan. Kasi po dati nagtitinda yung mga magulang ko, yung mga buko-buko, parang ganun po. Palamig, tsaka mga banana cue. Nakikita do, kasi yung tatay ko po kapos yung mga nagtitinda sa pharmacy. Parang pharmacy po yan, tapat nun, nagtitinda sila. Yung nga, nagkita daw po yung nanay ko, kaaga-aga pinapainom po kami ng mga soft drinks, parang ganun pati yung utol ko. Kay ano? Kay Ibin? Kay ate, ganun din po kay ate. Nabawalan ko lang po sila nung nagka-induction na po sa dugo si ate. Si Ibin po, panganay po namin. Kumbaga sinabihan yung tatay ko, baka bata-bata ng mga anak mo matamaan yun sa ano, ganun, parang ganun po. Concern lang ba, parang ganun. Yung nga po, nung bata kami, tinamaan kami ng mga sakit. Yung utol ko, kung dilat, parang ganun. Kasi kaaga-aga, pinapainom po kami ng soft drinks. Acid yan, no? Pwede. Kung isipin mo nga yan. Kaya nung bata kami, lagi kami nang gagamot. Yun yan, praise God, hallelujah. Thank you po, Lord. Ibigay yung nanay ko din po, binabawal ako minum ng soft drinks. Sabi ko, napapadalos yung soft drinks mo, parang ganun. Ngayon din ata siya. Madalang na lang sa parang ng ulan. Alam mo yung lalo na sila yung nagtitinda? Hmm. Siyempre, matitem ka. Pero magamin nga sila. Yung chichiria, ganyan, tapos si Bap-Bap. Pati yung utol ko. Mas mataba pa po sa akin. Ako dati, ngayon pag trip na lang. Siya yung classmate ko nun, college. Si Jumong. Ano mo itong pangalan ni Jumong? Gusto ko si Jumong nun eh. Tapos Jumong yung sat. Siya daw si Jumong. Kaya Jumong yung tawag namin sa kanya. Yung nga pag nag-ano kami nun, nag-lunch kami. Lagi siyang bumili-bili ng soft drinks. Kaya sabi ko sa akin, bah, lagi na natin sabi. Sabi ko, baka matamaan ka ng ganito, ganyan, sabi ko. Wala, kasi nakasanayin namin, sabi niya. Pagising namin, iinom namin, soft drinks, sabi niya. Pagbukas ng rem namin, puno siya ng soft drinks, parang ganun. Ano ba pangalan ni Jumo? Hindi ko din makakalimutan yan, yung nagpapakopya sa akin nung maglag-aaral kami. Kasi, yung kwento, nagpapakopya. Nung kwento nun, kami po nung mga kaibigan ko, mga tropang drawing, college friends, nagkokopyahan po parang ganun papasahan ng answer. Nalaman yung mga professor namin yung ganun. Hanggang sa pinag-iwahiwalay kami. Tapos yung nga si Jumong, siya yung nakatabi ko. Kasi alam nila yung parang hindi kami close. Tapos
Nakita niya, wala akong answer. Wala akong answer ganun. Pinapokopya niya ako. Alam niyo naman po, pinapokopya niya. Ang bait naman niya, pinapokopya niya ako. Yung sulat po niya, hindi ko maintindihan. Sobrang bait. At least, pinapokopya. Ayun nga. Tapos magsimula na naging close na kami. Mm. Na-close ko na siya. Pwento lang, naalala ko lang. Mabait siya kasi nagpapakopya siya. Paano kasi nandiyo mo? Si Jaunan, na-cheating siya nun dahil sa akin eh. Pinalabas siya. Kasi pinasa niya yung yellow pad sa akin na ganun. Eh nakita siya ng doctor namin. Pinalabas siya. Galit na galit si Jao sa akin nun eh. Parang ngayon lang yan. Nag-aaral pa. Yan. Bilis na panahon. Sabi mo, loobin pa ng Lord. Isang taon na lang, may high school na tayo. Kung saan ako nag-aaral? Sige po, Lord. Bilis. Regular. Ayaw mo na? Na? Hindi. Okay na ko. Tapos yung nga, natigil ako sa pag-aaral nun. Wala ang pintuan lang, naalala ko. Bueno, hindi na, namatay po yung camera natin dahil nasa rear camera po yung gamit natin. Hindi po natin nagigita. Ako naman simula nung bata ako, into business. Kasi nagkita ko sa mga magulang ko, ganun. Titinda. Kasi kami noon, may tindahan na. Tapos nagtitinda kami ng sariwang ulam. Nagtitinda pa ng ano, lutong ulam. Tapos merienda at saka mami. Tsaka walang choice si Mama Rizky eh. Kasi diba, hindi naman lumalakad si Tatang. Kaya ano siya, doble kayo. Tapos nagkikipaglabada pa siya noon. Yung tatay ko ng tricycle driver naman. Tapos nag-abroad siya. Saudi. Saud po niya a month is 15,000 yata. Hindi siguro kasi may kaltas na siguro yon. 15. Tapos may minsan may time na nagpapadala siya, 7,000 lang. Siyempre gumagastos siya doon. Kaya na yun nga. Tapos nagluloto doon. Kaya pinangarap ko nun, pag umaman ako, mag-aaral ako. For the ano lang, alam mo ba yan yung may titulo ka lang ganun. Kaya lang ngayon, kinalimutan ko na po lahat yan. Wala ka ng pangarap, kasi andito na ako.
kidding aside, yun nga, yung makapunta tayo sa lahat sa langit. Alam mo yung dahil nga sa pagbabasa mo ng Biblia, hindi ka na pwede magsalita ng basta-basta na lang, parang ganun yun. Kasi mag, sino ba yung puno mo, parang ganun. Tulad nun, nagsishare ka about God, nagpa-post ka ng about biblical. Tapos, yung lumalabas sa bibig mo, galing pa rin sa demonyo. Alam mo yun? Kaya magiging boring na talaga yung tingin ng ibang tao sa'yo. Pero ever since naman ganun ka? Right person, right people, right company. Ako lang talaga yung daming tao para sa'yo. Yan po, na, last na na. Lagi po siya namamatay dahil naiinitan po yung ano natin, camera. Papaalam na po tayo. So ayun na nga po mga kasaulo, at dito na po nagtatapos ang ating KFC mukbang hanggang sa susunod. Maraming salamat po. Ayan ang lahat. God bless us all po. Bye! God bless us all po.